guys. So, meron na naman tayo ditong inaayos na signal. So, yung problema daw nito, nag-smart card, invalid smart card. So, pero tryan natin muna siyang itesting guys para malaman natin talaga kung anong problema nito. So, bubuksan ko lang muna guys yung cover. Tapos may nakita ko dito guys, parang meron na nag-ayos. Kasi yung ano niya guys, yung dito niya rinisolder na guys, ginalaw na. So meron nang nag-resolder dito guys. Siguro pinaayos na to sa ibang technician. Di siguro naka ano, di siguro naka ayos. So yung problema nito is nasa card. Pag yung problema guys is sa card, kapag nag-i-error yung card, yung pupuntahan lang natin guys dito banda. Hindi tayo magagalaw dito. Kasi dito secondary na to dito guys. So yun guys, secondary na dito. So pag card yung problema, dito tayo pupunta banda. Ito connected siya sa card. Kasi yung mga paa nito, yung mga contact nito, papunta dito sa IC na to. So yun guys. Pag nag-i-error yung card, so yung una nating gagalawin is yung contact dito sa my card. Pwede natin yung linisan. Baka madumi. So yun guys. Tapos pag okay na dito, tapos yung problema is ganun pa rin, pupunta na tayo sa IC. Lilinisan natin yung ano, yung mga paa ng IC. So yun guys. Baka mga bad contact lang to guys. So titesting ko muna siya guys. So ito na guys, ititesting muna natin siya. So sasaksak ko lang muna siya guys. So ipa-power on natin kasi naka-standby pa lang siya. So yun siya guys. So yung problema niya is EO2, the smart card is invalid. Please contact Signal customer service at 02-244-6251. So yun lang guys yung dumidisplay sa screen ng DB. So yan yung problema niya guys nitong signal. So try natin ayusin guys. So yun guys, so tatanggalin lang muna natin siya sa kanyang lalagyan. So okay pa naman siya guys yung contact ng card.
So ito na guys yung card, yung board. So try nating linisan muna yung ano, yung contact ng para sa card. Meron na siguro itong nag-ayos guys, kasi rinisolder yung part dito, tapos pati yung ilalim guys rinisolder na to siya guys. So yun guys, so dito sa card na part, ito yung mga paan ng card, itong apat na to tsaka ito. So dito ang gagawin ko dito is i-re-resolder ko muna guys, kasi mga cold solder na siya, baka ito yung problema nito. So yun guys, na-resolder ko na yung mga paan ng card. So i-check natin itong pinaka-switch. Naka-times 10 siya guys, yung range ng ating multi-tester. So yun guys, may resistance siya. Dapat nagdidikit ito guys, itong pinaka switching niya. Madumi siya guys, so lilinisan ko. Wala siyang contact. Show next Monday.
hindi mataas yung resistance niya dito, ibig sabihin hindi siya kumokontakt. So pag kumokontakt siya guys, ganito yun. Yun guys. Dapat ganyan yung palo niya pag nagko-contact silang dalawa. Pero pag hindi, yun, nawawala. So lilinisan ko lang guys muna itong pinaka-switching niya. So yun na guys, meron na siyang contact. Pag linalagyan kasi guys ng ano, ng card. For example, walang card. So yung resistance niya mataas. Ito siya guys. Pag linalagyan siya ng card, tatama yung card dito pag ilinalagay. Tatama siya rito. At magpo-push siya pataas. So yun, makat off naman yung switching. So yun guys, bumababa yung resistance pag ano, pag inilalagay yung ano, yung card. So yun guys, so lalagyan ng card. Oh, bumababa yung resistance. So yun guys. So yun guys, so ititesting muna natin kung gumana na siya. So ilalagay lang natin muna siya sa kanyang lalagyan. So ito yung card. So para sigurado tayo, lilinisan muna natin yung card.
So yun guys, so ilalagay na natin. Kailangan guys, walang resistance. So may resistance siya paglagay ng card. Paglagay ng card dapat bababa yung resistance. So yun guys. So titesting na natin siya guys. So lipat lang natin siya ng channel. So yun guys, okay na yung ating inayos na signal. So yung problema nito guys, nag smart card invalid siya guys. So ngayon okay na siya. So sana may natutunan kayo dito sa video ko guys. So dito na lang.